Okay, good morning. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayong araw ay January 21, 2020. So gusto ko lang i-share, ipakita sa ating mga viewers at saka mga katropang motorista itong bagong bypass na naidugtong dito sa Lumang Candaba Bypass Road, connecting to San Miguel, Bulacan. No, kasi sa bandang likuran natin, nandyan yung Candaba Bypass Road. At dito sa bandang kanan natin, papuntang San Miguel na. No? Pero anyway, nandito na tayo sa San Miguel, Bulacan. So ipapakita ko sa inyo yung bagong bypass. Ito naman ay palabas sa Barangay Baliti, San Miguel, Bulacan. No? So from here, hindi ka na dadaan sa bayan. Kasi lagpas na ito ng San Miguel. So may iwasan yung traffic na madadanasan mo dyan pag pumasok ka dyan sa bayan ng San Miguel. So wala tayong traffic. Kasi paglabas mo ng Baliti, paglabas natin ng Barangay Baliti ay malapit na sa Gapan Nueva Ecija yon. Okay, so ito ipapakita ko. Dadaanan natin yung bagong bypass para sa kaalaman ng lahat. Ito, nakita nyo, may nagwawalis-walis pa. Actually, hindi pa ito fully na open, pero inopen na nila para sa mga light vehicles. Kasi malaking ginhawa ito, paginhawaan ito sa mga tropang biyahero. Kasi kung pumasok ka dyan, kasi sa Cagayan Valley Road, dyan sa bayan ng San Miguel, so makukonsume mo halos isang oras dyan pag magkaroon ng traffic, pag mamalas-malasin ka. Unlike kung dadaanan mo ito, siguro estimated lang ito, 10 minutes. Mula dito sa Barangay Salapungan, Candaba, palabas nga ng Baliti, San Miguel. Okay, so makikita nyo naman, pinag-aanohan pa to ng palay. Hindi pa to nilinis. Ibig sabihin, wala pang inauguration dito na nangyari. Hindi pa na-open. Wala pang formal na opening ang kalsada. Although, ito nga, ginagamit na. Ginagamit na rin na pinagbibilagan na rin ng tubig ng mga palay. So malawak ito, 4 lanes. Mas malawak hamak sa Candaba Bypass Road. Kasi yung bypass road sa Candaba, 2 linya lang yun, 2 lane lang. Ito 4 lane. Sadyang ngiti mo ay magkabuluhan. Maraming pakinabang ito sa mga taga San Miguel, Bulacan, kasi magagamit nila yung dryer. Ito nga, may mga naka-imbak na nga ng palay. At magagamit pa nila itong workout area. Lahat ng klase ng ehersisyo, pwede mong biking, jogging, and so on and so forth. So tingnan nyo, nakikita nyo, nandito yung mga grupo ng bikers. Ayan. Tiyak pag open na itong kalsadang ito, marami din siguro magtatayo ng mga tindahan dyan sa tabi-tabi. Ang iyong mga pangako, ako lang
Kahit nasaan ka man. So ito yung bagong bypass. Alamin pa natin kung anong pangalan nitong bypass na ito. Pag-ibig ko'y iyo lamang. Ika'y pangarap ko sa tuwin. Ayan o, so nakikita nyo, nag-ano pa sila ng palay. Ayan o. Ayan, ginagawa nilang dryer. Sa ngayon. Sana pansamantala lang to, kasi kung gagawin namang dryer ito, mawawala yung purpose ng kalsada. Anyway, malawak naman ito. Super lawak naman itong bypass na ito. E pwede nilang i-utilize yung tabi talaga. Mga shoulder lane niya. Ayan o, daming palay. Papakita ko lang yan, mga palay sa gilid. Ako'y nagmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y tanging laan lamang sa'yo. Ayan. Ito, ipapakita ko lang, itutok natin para makita natin. Minamahal kita. Ayan o, ayan, ayan. Pag samantala, ginawang dryer. Yan, makikita nyo. Nilagyan na lang ng tricycle. Sa ngayon, habang hindi pa formal na naupin itong kalsada, actually, marami nang pakinabang. Ayan, so, nakita nyo naman, ginawang solar dryer ng kalsada. At sa bandang kaliwa naman, nandyan na yung mga heavy equipment, mga kontraktor na gumawa dito. Matapos ang gabi, lulubog. So malaking kaginhawaan ito sa ano, mga motorista na bibiyahe galing Pampanga papuntang Nueva Ecija, o kahit yung galing ng NCR na pauwi ng Bulacan, pauwi ng Cagayan Valley, na gustong makatipid, mag-exit lang sila ng ano, mag-exit sila ng San Simon exit. Kasi from San Simon exit, wala namang traffic yung Quezon Avenue Road. Pagdating doon sa circle ng Santo Domingo, kakanan sila papuntang San Luis, then from there, bago pumasok sa bayan ng San Luis, nandun yung control, nandun yung diki. Kakaliwa sila doon para makapasok sila sa Candaba. Kakanan sila papuntang Candaba. So dire-diretso to. Nung nakita nyo naman kanina, binahe ko isang oras lang. Okay, so ito na yung exit. Nag-exit na tayo. Barangay Baliti, Bulacan. Ito na yung exit. Papasok na tayo sa Cagayan Valley Road. Ayan o, nandyan na yung Baliwag Transit. Ayan, si Baliwag Transit. Papasok na tayo ng Cagayan Valley Road. Kung saan ang dami ding tricycle, dapat na nga. Tricycle kasi na ito. Okay. So nakita nyo naman, nandito na tayo sa Cagayan Valley Road. Ito na yung main road papuntang Cagayan Valley. So sa loob lang ng ilang minuto, makakapasok tayo sa kuan, Gapan Nueva Ecija. Yan. So yung exit ng yung lagusan ng nasabing bypass ay Barangay Baliti, Bulacan. Okay. So nandito tayo sa Barangay Baliti, San Miguel, Bulacan. Ginadayo tanto.
Tingnan natin kung abutan natin yung ano. May mga murang bilihan dito ng sabon. Dito tayo bimibili. At ipapakita rin natin para sa kaalaman ng lahat. Di mo kumang labdan nasakit ngayon ka sa pulan. Kanyak ni ayak hindi ko amin. Kanyak raksakin ka inas nga nakamaliak narukop ni ayak. So medyo matraffic na dahil nandito na tayo sa National Highway. So far wala pang bypass dito na nagagawa. Bypass from San Miguel to Gapan. At wala pa yata ang plano. Wala pa naman tayo nababalita ang plano. Sa mga may salawahang pag-ibig dyan. Okay, so dito na guys. Approaching na tayo dito sa Barangay Bantog, San Miguel, Bulacan. Ipapakita ko lang kasi dito bumibili ng mga murang sabon para makita nyo rin. Ayan, so makikita nyo yung kwan. Dito na magsisimula yung kwan, mga tindahan ng mga murang sabon. Yung mga malapit lang dito o yung mga dumadaan dito, kung kayo ay gumala sa Nueva Ecija, Biskaya o sa Cagayan Valley, pag uwi nyo pwede kayong dumaan dito. Mga murang sabon. May mga faktorya dito ng mga sabon eh. Mga powder at saka mga bar. Sinabi sa akin, di ka magbabago, dalisay ang iyong puso. Ngunit nasan ka na, ika'y mahaba-haba itong kalsadang ito na ano, inukupahan ng mga tindahan ng mga sabon. Sinabi sa akin, may pa isa-isa pa rito, pero dyan sa bandang unahan nandyan talaga yung mga maraming tindahan. Ngunit nasan ka na, ika'y nagtatako sa lahat.
At least dito, pag pumili kayo, makakapili kayo kasi galon-galon. Sako-sako yung mga powder. Kung gusto nyong magtinda, pwede rin. Commercial, no? So, ayan, no? Ayan, yung mga sabunan. Ipapakita ko lang. Ayan, sa gilid. Ayan, mga sabunan dito. Pasko na muli, ating mahal. Sana ikaw. Okay, meron na lang tayong 4 na minuto bago natin puputulin ang ating vlog. Sa bitnang Pasko, sa ating buhay, pukumplituhin natin 20 minutes pang premiere. Ayan o, tabi lang natin para makita nyo. Ayan yung mga sabon. Ayan, mga sabunan niya. Dito ako bumibili. Iwaksin mo ating namnamin, iwan ang Pasko. Merry Christmas, maligayang Pasko para sa'yo. Pagmamahal, Pasko na naman! Isa, palaguhin o aking sinta. Saan ka man Pasko. Okay, so papasok na tayo guys ng Gapan, Nueva Ecija. Ito kasi yung ano, boundary ng Nueva Ecija at Bulacan. Pag dadaan ka sa National Highway, ito nga, Cagayan Valley Road, ito San Miguel at saka Gapan. Okay, so guys, thanks sa panonood. Thank you sa laging mga sumusuporta sa ating mga uploaded na vlog. Mega shout out sa inyo lahat. Thank you. So dito na natin tatapusin ang ating vlog at maraming salamat. Abangan yung mga ating susunod pang upload. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome to Gapan City.